sa aking paghahanap para sa isa na namang tutulungan ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, napadpad kami sa St. Peter Parish sa Commonwealth Avenue sa Barangay Batasan sa pagbabaka sakaling makakita ng taong taimtim na nagdarasal para sa kanyang pamilya. Napansin ko ang babaeng ito na may hawak ng payong, kaya lang nagmamadali daw siya kaya hindi niya nabigyan ng oras nang ako ay lumapit upang makipag-usap. Sunod ko namang nakita ang lalaking nakabike na parang gusto ko nang lapitan pero parang may pumipigil sa akin. Hanggang sa napansin ko ang isang babae na dumiretso sa sindihan ng kandila, pasimple akong lumapit sa kanya. Kaya lang pumasok rin siya sa simbahan na tila matatagalan. Maghahanap na sana ako ulit ng panibagong target nang bigla kong makita ang babae na palabas na ng simbahan. Dito na ako nagpasyang siya ay lapitan. Anay, tanong lang po. Saan po ba yung ano dito? Di ba Batasan po nakasakop dito? Saan po yung barangay hall nila dito? Barangay hall po nila. Ay, taga saan po ba kayo, Nay? Kamarin pa ako. Ay, kamarin pa po kayo. Hinagawa niyo po dito sa QC. Namatay ang asawa ko, maglalakad ako na. Ay, namatayan po kayo na asawa. Nang malaman ko na naulila pala sa mister ang babae, sinabi ko na sa kanya ang dala kong tulong ni Tatay Rani. Noong una ay ayaw pa niyang tanggapin dahil inakala niyang may bayad ito. Salamat po. Maraming salamat po. Ano po bang dinadasal niyo kanina sa loob ng simbahan, Nay? Yung sa SS ng asawa ko, ang nagbayad kasi ng ano, yung sipag ko. Eh, ayaw bigay sa amin yung ano, resibo at saka ayaw pirmahan yung waiver para makuha ko yung asawa ko, yung lang inaasahan namin. Dahil sa sinabing ito ng babae, ibinigay ko na rin ang 500 piso mula kay Tatay Rani. Maraming salamat po, Tatay Rani. Maraming salamat po. Sa aming pag-uusap, nakilala ko ang babae na si Maria Teresa Ignacio ng Camarin sa Caloocan City. Nalaman ko na sa biglaang pagkapanaw ng kanyang mister, hindi nila alam kung saan siya kukuha ng maipapakain sa mga apo na naiwan sa kanya dahil nakakulong ang magulang nito na anak niya. Hindi napigilan ni Nanay Maria na maiyak habang kami ay nag-uusap. Labis-labis naman ang kanyang pasasalamat dahil mabilis na tinugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. Sindihan ko yung kandila, sabi ko sana sa liwanag ng kandila ko, yung nilalakad ko yung mga kailangan ko makarap, sana makamit ko yung asawa ko, yung kapayapaan. Saludo kami sa iyo, Nanay Maria, sa tapang at tiyaga mo para mabuhay at makatulong sa iyong anak. Kahanga-hanga ang iyong patatagan.